Ayan, salamat at magandang gabi sa inyo mga kalapit ha. Maraming salamat kay ano, kay Matis Analysis Unit, kay Bro Michael. Okay, syempre may mga tanong siya na kailangan natin sagutin, di ba? Hindi naman siguro ako magde-defend o ano, sabi ko naman sa kanya, ay sinabi niya naman sa video niya listen ako. So nakinig ako nung umabot ako sa live niya, nakikinig din naman ako sa kanya. Sabi ko healthy conversation, wala issue. Di ba? Ay walang personalan. So ano lang kami, doon lang kami sa issue, sa topic. Okay. Okay naman si ano si Michael, mahinahon siya. Ayan, play natin yung ano, yung mga sinabi niya para marinig din niya yung side ko kung paano din ako sasagot. Okay. Kaya ko ni Percy Lapida Vlogs. Ang alam ko, marami na siyang video sa akin at nagpa-shoutout sa akin dito. At sinabi ko na rin one time na hindi, nagpapa-shoutout ako kasi natutuwa ako sa mga video mo. Hindi naman ano, hindi naman porkit nagpapa-shoutout ako is ano mo na ako ang tag dito. Ano yun? Nagpapa-importante. Natutuwa lang ako. Okay. Kahit kanina naman nagpapabati ako, di ba? Okay, go. Sinabi ko rin one time na di ako nag-respond sa kanya because marami siyang maling pagkakaintindi. Yung comprehension niya doon sa sinabi ko nung una is mali-mali. Ayun nung ano, yun yung kaya naalala mo yung unang argument namin ni Melo Yap. Kaya mahirap talaga dito sa ano eh, sa online makipag-usap kasi minsan machachapsuy nga talaga eh. 'Di ba? Makikita mo na halimbawa dahil kailangan mo stop play kasi ako hindi ako nag-e-edit, dire-diretso to eh. Kahit sabihin mong naka-record, hindi ko na siya ine-edit. Kaya kung may dead air talaga diyan. Hindi ko na siya ine-edit, hindi na ako nagpuputol ng ano kasi tamad na ako mag-edit. Pag nag-play ako, halimbawa pinanood ko yung video mo, halimbawa lalo na kung bagong upload, hindi ko pa siya napapakinggan. Minsan meron talagang ano eh, meron talagang time na iba pala yung masasabi pagdating sa dulo. So na-miss ano mo na, hindi mo na nahabol. 'Di ba? So parang anong nangyari, mag-iiba talaga yung nasabi ko. Sige. Okay na ako doon. So kaya doon ako umiiwas sa ganitong mga makikipag-argue dito sa ganitong online, 'di ba? Kaya nga sabi ko kay Melo Yap, kung gusto mo, magkita tayo, upuan natin, pag-usapan natin. Tapos saka mo sabihin sa mukha ko yung mga sinasabi mo sa online, 'di ba? Okay lang naman 'yun, 'di ba? Kasi at least alam mo yung makakapagbatuhan kayo ng hindi nagkailangan mo i-pause, hindi mo kailangan stop. Kasi mas makakapag-usap kayo ng nagkakaintindihan kayo pag kaharap mo yung tao eh. Diba? So hindi naman, sabi ko nga sa kanya, diba? Hindi naman yung kung gusto mo i-content, ikaw mag-content kasi hindi ko naman hinahabol yan. Diba? Pero hindi nangyari yun. Iba na sa isip niya. So si Brad Michael, nag-extend siya, nag-offer siya. I appreciate talaga yan. Maraming salamat. Diba? Kung ikaw eh nararamdaman mo yung nasa isip ko or nasa puso ko eh di ano, salamat sa iyo, 'di ba? Okay, pero syempre gusto ko rin nire-respect ko yung mga ideology niyo, yung mga ipananaw niyo, yung lahat. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, 'di ba? Sa ibang video. Kaya nga nakikita mo nagiging contradicting ako sa sarili ko eh. Kasi ayoko talaga ng ano. Eh, nung time na ginawa ko tong video na to, ano yan eh, hindi talaga ako sober. Nakita nyo naman, diba?
may napanood akong ganito, may napanood akong ganito. Pumapasok sa isip ko kasi, di ba? Merong mga nag-re-response dito sa ano mo, sa chat mo na maganda yung advice. Mamaya, itatouch natin yan. Aanuhin ko muna yung sa'yo. At ngayon, I think walang ano no offense, Bro Persino. I think you are focused on your hate. Yung galit mo sa puso mo. Siguro. Tanggap ko yan. Isa doon sa arguments or doon sa reason? Sige. Yung hate, hindi naman may tatanggi yun, di ba? Nakikita naman natin. I can see it sa mga videos mo, no? I understand na namatay yung anak mo. But guess what? My wife died. Your wife died. Condolence. My best friend. Condolence. My wife. 17 years. Oh, she died. Okay. Yung namatay na asawa, ang tawag sa inyo, biyudo. Nanay ko din namatay. Pinakamamahal ko yun kasi mama's boy ako. Kapatid ko namatay last July. Anak ko, 2019. Pagka namatay ka na magulang o kapatid, ang tawag sa iyo, naulila. Pero pagka namatay ka ng anak, walang tawag doon. Kaya hindi ko alam kung diba? Right up. Hindi ko matapos yung sasabihin ko eh. After that, my mom died at a very young age. Asawa ko rin, very young. Akala ko nung nanay ko mamamatay. Akala ko guho na rin yung mundo ko. Yung bala, hindi. Hindi pala. Young age. But I don't have that hate. Congratulations. I'm still clinging to my faith. Ikaw, I think you are too focused doon sa hate mo. Siguro hindi mo ma-let go kung ano yung nangyari. I mean, ako rin. It's still painful. Nung bago mamatay anak ko, sabi ko sa'yo na, sa Victoria ako. Sa CCF ako. Diba? Nadala ko pa yung anak ko sa CCF. Namit pa niya si Pastor Bong. Pinamit ko pa siya kay Pastor Bong. Kasi dinala ko nga dun lahat yung mga nagda-dialysis na pasyente. Diba? Tapos yung bala, niloloko ko lang yung sarili ko. Maaring sa inyo, hindi ko sinasabing tang ina. Pray muna natin. But again, I'm not God. Okay? Always argue in good faith. Yeah, kaya hindi ko kasi siya nasasagot dati, Chubbs. Kasi yung mga ito repeat lang to eh, yung mga sasabihin niya dito. Natackle ko na to actually. I don't know, nagchat pa siya minsan, pero for some reason parang yung sinasabi ko is lumalagpas sa tenga niya. Hindi, ano, kayo pag nagchat ako or nag-ano kahit naman sa ibang topic mo, 'di ba, nagpapa-shoutout ako. Kasi wala namang problema 'yun kung hindi mo itakel yung mga shoutout ko sa iyo. Hindi naman ako nagpapapansin. Gusto ko lang mabati sa sino bang hindi gusto mabati sa live. 'Di ba? Kaya nga may mga nagpapabati kasi gusto nila mabati sa live. Pero it doesn't mean na maging special ako sa'yo. Hindi ko inano yun. Pero dahil sa ito, napansin mo, sabi mo lang, ang hinihiling mo sa akin is, ang respect na tanging may hiling mo sa akin dito is makinig ako. Nakinig ako sa'yo. Hindi ako nakipag-argue dito sa ano mo, diba? Nakikinig lang ako sa video mo. Nagre-reply ako. So, yung mga nire-replyan ko lang is yung mga nagko-comment sa'yo. Diba?
Kaya ngayon, once and for all, sagutin natin kasi tinag niya si Mele, si Mele, si Mele, ya, huwag mo nang ano yun yan at ang Diyos niya si Job. Okay? Tsaka si Tulfo. Anyway, see you game. So, simulan tayo. Alright. Huwag muna kayo magbangayan. Ako muna kalabanin. I'm not really kalabanin. Pangit lang yung term. Pangit lang yung term. Siguro, at least na-catch nyo. Diba? Tsaka ano, sabi ko sa inyo naman, hindi ako sober. Hindi ako sober. Eh, sa mga chat, sa chat, ko sa comment box mo, sa comment box mo, merong mga nakakahula ng sitwasyon ko. Diba? Background lang, no? Pinood ko rin mga videos niya tungkol sa akin. Matagal na. Hindi siya ATS. Hindi ATS si Percy Lapida Vlogs, no? Siya ay... Percy na lang, bro. Deist, I guess. Deist siya. Medyo siyang pinaniniwalaan pero walang theology. Right? I mean, this is weird kasi kinikritisay siya yung Christianity for some reason. Pero he cannot even justify his own question sa sarili niyang belief system. Like, if there's God, kung naniniwala ka sa Diyos, then why can't you explain it? Yun yung pinaka-weird na part dito. Diba? Kasi sila... Tsaka nga pala, cobra tayo ngayon, hindi kape. Ako, Red Horse. Pero nung ginawa ko yung video na yan, hindi ngayon. Sober ako ngayon. Mayata magkakape. So very good. Kila Paulul. Dalawa, maka-Bible. O di... Hindi really maka-Bible. Hindi namin just yung Bible, no? Ang faith ko is na kay Christ. That's why I believe the Bible. Di syempre, kung maka-Bible sila, same lang yun. Ilabas nila yung mga dapat nilang patunayan sa Bible. Kailangan patunayan sa Bible. Kung naiintindihan mo lahat ng mga content ko, I'm actually deriving yung... Yun yung siguro issue, kaya hindi ko alam kasi hindi ko pa naman napapanood lahat ng content mo. Diba? Nagkakataon lang na may catchy ka na title, papanoorin ko. Diba? Hindi naman ako siguro obligado panoorin lahat. Same ka rin sa akin, diba? Kumbaga sa ano, kung ano yung napanood mo sa akin, parang kumukuha ka kung ano, para ma-background check mo kung ano yung pagkatao ko, kung saan tayo pwede mag-usap. Ganun din siguro yung nakikita ko sa mga videos mo, kung ano yung pwede nating ano. Kasi kung nakikita nyo na may magulo sa akin, di ba naaalala mo, yung unang-unang video ko, bro Michael, baka, ay, ano yun, Kamatis Analysis Unit, baka nga may maitulong ka sa akin. Di ba? Hindi ko tinatanggi yun. So hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Open ako sa ganito. Di ba? Madalas, sa reason alone. So kung, eto no, may ad hominem lang ako ng konti sa'yo, bro Percy Lapida. If you really want to understand what I'm saying, you really need to listen. Okay? Remove the hate. Remove yung baggage sa puso mo. Hindi ko kino-consider na ad hominem 'yan. Pinapakinggan kita. Naririnig ko na malinaw 'yan, 'di ba? Yung baggage. Yung hatred, hindi ko alam eh. Diba? Siguro. Hindi ko masasagot, bro. Yung baggage, yung hatred. Pero hanggang itong video mo, hanggang 22 minutes, dun, 22 minutes mo, dun ko siya ikakat. Kasi feeling ko hanggang dun yung magiging topic natin. Pero ina-appreciate kita, pare. Then, listen. Kasi, nakikinig ako. Been explaining these things for so many times at nakikita kita ng chat.
but it seems na I'm not getting through to you. So, listen. Okay? This is the first time na iko-content kita. And, ang pwede lang na respect na mahingi ko sa'yo is actually listen. And you gained it. Okay? And, nire-respeto ko naman yung mga sinasabi. Kasi may kanya-kanya naman tayo. Diba, sabi ko naman sa inyo, may kanya-kanya tayong paniniwala. Yung respect. Kaya nga sabi ko, nagtataka ako ba't nag-aaway sa religion. Ganyan-ganyan. Pero yung respect, basta siguro yung bibig ko lang. Diba ka? Fight ako. Meloyap! At saka kayo, pakinggan nyo to ha? Na kinall-out ko na kayo sa isang video ko. Yeah, but again, yun doon sa... Oh, yeah, kinall-out mo kami dito. Pero ginawa mo na ako ng content na iba. Inignore ko kasi the reason is yung sinasabi mong sinasabi ko is not true. Okay? Ipi-play mo pero babaguhin mo sa sasabihin mo. Kasi nga, ano eh, sa way mo ng pagpe-play, mahuhulog ka talaga dahil yung cut-cut. Yung pag-pause mo, na biglang iba yung masasabi mo. Na syempre, akala ko dun na ako magre-respond. Yung pala, iba pala yung sasabihin mo. So, hindi ko mabawi yung mga sinabi ko. Tutuloy ko na lang. And hindi naman ako makipag-argue dun kung ano, kung iba yung nasabi ko. So, it is what it is, diba? Like for example, yung kung lahat ng tao ay kung hindi bumaba si Christ sa isang video mo, kung hindi bumaba si Christ, lahat ng tao by default ay punta ng impyerno. That's the judgment because wala naka-perfect ng law. Pero pag explain mo, bumaba na si Christ. Sabihin mo, Kasi dun nga ako naguluhan kasi meron kang ine-explain na bumaba na si Christ, meron kang ine-explain na hindi pa bumaba. So, syempre, namili na lang ako sa dalawa. Doon na lang sa bumaba. Okay? Bumaba na si Christ. No, that's not what I said. Sabi ko, kung hindi bumaba si Christ, lahat tayo sa impyerno by default. Pero binago mo. So, sa Old Testament, doon, yun nga yung sinasabi ko before. Pag sa Old Testament, diba sabi ko pa nga, may pangil yung Diyos, may masama yung Diyos. Kasi, Sodom, Gomorrah, yung Noah's Ark. Hindi ba? Mas matindi nga yung Diyos dati. Talagang papatayin ka automatic. So, tingin ko talagang impyerno mo automatic. Di ba? Pero siya yung gumawa sa atin. Tapos, para ganito yun. Hindi ko, yun yung mga hindi ko maintindihan. Actually, yun yung hindi ko maintindihan sa Bible. Na gusto ko magkaroon ng, ano eh, ng, ang tawag dito, balance eh. Diba? Baka siguro ma-justify uli, makaintindi uli ako. Ignore ko at alam ko alam ko medyo Diyos pa rin. Nagpa-shoutout ka sa akin dito, no? Nagpa-shoutout ka sa akin dito tapos sinabi ko sa inyo na, bro, I think you misunderstood what I said. Hindi kasi yun yung sinabi ko. Nung shoutout kita na ganun, pero hindi ko ina-expect na magsasalita ka pa regarding dun sa topic. Wala na yon, shoutout na lang yung inaano ko nun. Parang present, parang ganun lang. Diba? Wala naman masama pagka-interesting yung mga topic mo kayo yun. Diba? Nakikinig din naman ako. Pero meron lang talaga tayong mga... Parang ang ano, diba, kayo na nagsabi, you can't please everybody. God! Asan ka, God? Ba't pinapabayaan mo yung mga ganito? Okay. Oh, God, asan ka, God? Ba't pinapabayaan yung mga ganito? Okay. We have to remember na may pinaniniwalaan ka rin Diyos. Tama? Mm. May pinaniniwalaan akong Diyos. Si Yahweh yun. Okay? At I put my faith in Christ. Okay. Mm.
sino yung God na tinatawag mo? Yung Diyos ba na pinaniniwalaan ko, yung Diyos na pinaniniwalaan mo? Kasi kung tinatanong mo ko sa Diyos na pinaniniwalaan mo, kung nasan siya, then that's your problem. Kasi hindi mo kayang explain to sa sarili mong interpretation. Sabi mo, di ba? So, problema ko na yun. Kung hindi ko alam kung nasan yung Diyos na kilala ko. Pero yung nangyayari dito, eh, kagagawan to ng tao eh. Diba? Sa isang balik natin. Lahat tayo ay same sa pahiniwala mo. Okay. Kung yun yung point, kung yun talaga yung pahiniwalaan mo, and then, okay, yung mga patay na yan ay save. Pati yung murderer ay save. Oo. That's your problem, not mine. Hindi ko pinoproblema yun. Hindi ko alam. Pinoproblema ko yung galit ko na ginagawa ng mga tao. Kaya nga, di ba, parang ganito yun eh, na, oh God, di ba? Tang ina, nasan? Kumbaga sa ano, yung emosyon ng tao, hahanapin mo talaga. Kasi karumal-dumal, pero it is gawa ng tao ito. Kung sino yung tinatawag mong Diyos dito? Yung Diyos ba? Si Yahweh ba? O yung Diyos na pinaniniwalaan mo? Hindi ko alam kung sino yung Diyos. Baka si Extra Juice. Hindi ko alam eh. Kasi nga, ewan ko, baka, hindi ko alam. Yun yung una kong point. Ba't hinahayaan mong ganito? Yan yung mga batang namatay sa Thailand, ha? Diba? Kayo! Kamatis analysis unit. Kamatis analysis unit. Meliap! Salita ako, hindi na maintindihan. Mabible ka rin, pakisagot. Meliap! O, diba wala na pala tayong problema, issue. Ano na lang tayo, content. O, gusto ko malaman yung mga side nyo rito. Gusto ko marinig yung mga side nyo dito. Okay, ano yan? Gusto ko marinig yung mga side ng Diyos nyo dito. Pakisagot. That would be unfair, di ba? Hindi ba dapat pati yung Diyos mo? Eh, yung Diyos nyo muna. Kasi yung Diyos ko na batulog. Di ba? Yung Diyos nyo muna. May side dito? Kasi may pinaniwalaan ka Diyos, di ka naman atheist eh. Hmm. So, tulog, ano yung side ng Diyos? Kaya nga kanta ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Diyos mo. Kasi hindi mo in-explain dito kung ano yung side ng Diyos mo eh. Okay. Can he explain this? Or he cannot? That's fine kung he cannot explain it, but I don't consider that as God. yun yung pagkakaiba natin, di ba? Kasi yun nga yung sinasabi ko, may kanya-kanya tayo eh. Yun yung first. Diba? Kaya tinatanong ko, sa Christian God, ba't nangyayari yan? Diba? Bakit inaalaw yan? Fallout po kayo. Diba si Duterte, naalala niyo yung bagyo? Minura din niya yung Diyos. Sabi pa niya ano yun? Ay, sa Yolanda ba yun? Sabi ni Duterte. Utang ina, nasaan niyang, diba? Naalala niya yun. Siguro ganun din yung pakiramdam ko. Make sense ba o wala pa rin sense? Mga magagaling sa Biblia. O, isama niya. Walang taong magaling sa Biblia. Si Brother Ellie, tingin ko magaling sa Biblia. Magaling siguro mag-memorize? Lala dyan, pati sila ano. Kibuloy. Sino ba magaling sa Biblia? Isama niya na siya Kibuloy dyan. Sino yung gusto niya isa? Bro, Percy, do you really think si Meliap is magaling sa Biblia? Na halos Diyosin niya na si Job? Perpekto? Do you really consider that person as magaling sa Biblia? Gusto ko lang siguro sumagot siya dito. Para may content siya. Sama. Hang Oxio, hindi pa naman. 40 minutes pa lang naman. Siya, sama niyo na si God. Kino-call out po kayo. Diba, bakit hinahayaan ng Diyos to? Good day, Jefferson. Hinahayaan ng Diyos ang alin? Ipatayan? Because we all fell. Ito ah. Alam mo yung
yung unang ano, isang point na sinasabi ko tungkol sa babies, right? Against ka rin doon, di ba? Na miski bata ay sinful. Ano yung evidence ko na sinful din yung mga bata? They die. Ano ang justification ng Diyos na bawiin yung buhay nila? Because they sin. They fell short sa glory ng Diyos. That's the... Pero di ba meron yung verse sa Bible na yung mga bata, yung kumandong, hindi ko nga kabisado eh, yung kinandong ni Jesus yung mga bata, na sila i-save na. 7 taon yata yung bata o 8 taon, hindi ko alam. Lalo na siguro yung mga papunta sa mes, ano. Sabi niya, masiswerte ang mga bata. Nabasa ko yun eh. Nabasa ko, hindi ko lang alam kung anong talata. Hindi ko lang alam. Pero meron yun. Meron yun, Mike. Ano, bro? The evidence. Nakpas- yun, evidence yun ha, sa Bible. Sa Christian Bible. So, evidence na yun. So, paano magiging contradiction yung evidence na yun? Hindi ko alam. Basta sa New Testament yun eh. Hindi ko alam kung sa Romans o ano. Hindi ko alam kung sa Mateo o sa ano. Basta yung nagpipreach siya tapos may lumapit sa kanya mga bata na sinabi niya masaswerte kayo dahil ano. O ano yun, yung mga bata kasi nasa kanila na rin. Ano na yun? Nasa kaharian na rin sila. Automatic. Yung mga ganun. Hindi ko lang matandaan talaga exact na words tsaka verse doon. Sama sila sa nakamana ng kasalanan. They die. Oh, yun yung evidence na God can actually carry out justice anytime He wants. Kung kailan niya gusto i-carry out yung justice, that's the evidence. Justice na anong kasalanan na pinamana ni Eva at Adan? Hindi ko maintindihan yun eh. Did I explain it? Then tuloy pa tayo. Listen muna natin yung from Italy. Ano? Listen muna natin yung toxic na politika. Actually, real to soy, may mga 80s tulad ni Percy na theme song nilang mag-jowa at God gave me you, ha? Hindi actually 80s yan ay Percy eh. Parang DS siya. Yeah. Oh, ayan. Alisin nyo muna yung toxic na politika. Oh, punta tayo dito sa Diyos nyo. Toxic na politika. Well, ito yung isa pa ito sa sasabihin niya eh. Sige, pahinga natin tungkol sa mga presidente, sa mga tao na for some reason, nagkakaroon siya ng special pleading na lahat daw kupal. Parang, lahat naman yan kupal. Sabi ko, naisip ko, ikaw hindi? Kupal ako. Kaya nga, di ba, sa tingin mo, kung magsasalita ako ng mga ganitong salita, kung hindi ako kupal, sa tingin mo, hahamunin ko si Melo, may iyap ng suntukan kung hindi ako kupal. Sa tingin mo, hindi ako mapapasok ng sindikato kung hindi ako kupal. Siguro, nung hindi ko pa nakikilala yung Diyos, nung Katoliko pa ako, ako na yung pinakakupal sa pinakakupal. Na pagpasok mo pa lang ng subdivision nyo, galit na yung mga tao sa'yo. Oh. Hindi ko na kinihiya yung nakaraan ko. Pero okay, natutuwa ako, hindi ginagawa na ng anak ko yung mga nangyari sa akin na pangit noon. Oh. Paliwanag nyo nga to. KAU tsaka Meloyap. Kung makikipag-argumento kayo at magaling kayo sa Biblia, ito ang argumentohin nyo. Ano din? The problem of evil? Diba? Wala ka namang magagawa dyan. Lahat dyan, kurako. Bilis ako ng konti ah. Para nakainom siya. Diba? Kaya yung mundo natin, walang kwento. Actually, nagsiselebrate ako ng pagkapanalo dyan sa UFC. Kaya nakainom ako dyan. Hindi. Walang kwenta lahat. Walang kwenta lahat and yet you are complaining about these things. Ba't ka nagko-complain? Wala naman palang kwenta. I mean, sige, let's try that.
ano yung ginagawa ng Diyos mo tukol dito? Well, we have the explanation sa side namin. Siguro ang kay Sir, ang kay sa Diyos. Kaya yung mga nangyayari dito is walang kwenta. Ano explanation mo? Naniniwala ka na sa Diyos, di ba? Pero hindi ka alam na... Alam mo, Kayo, may mga part ng Bible akong pinaniniwalaan. Kaya lang may mga discrepancy. Diba? Hinihingihan ko ng kasagutan kung ano yung mga ba't iba-iba to. Kasi dahil iba-iba ba yung salin lahi? Ay, iba-iba na ba yung nagsulat ng mga henerasyon? Ba't nagkakaiba-iba? Pero kinukuha ko yung natututunan ko at naririnig ko. Katulad nun, bakit ko nasabi na conflict yung sinabi mo na justifiable na yung sa bata, patay na kaagad, eh, dahil, parang, nakalimutan ko na naman, katulad yan, di ba? Pero sinabi ko, eh, nasa Bible naman, sinave naman ni Jesus din yung mga bata, automatic, yung maliliit. Di ba? May contradiction. Yung kay Satanas, nakipag-usap si Satanas, alam mo yun, yung God dati, kay Job, nakipag-usap si Job, nakipag-usap si God kay Satanas para ipusta si Job. Huwag lang papatayin. So, ibig sabihin, may karapatan si Satanas pumatay noong time na yon. Di ba? Tapos pagdating, hindi ko alam kung ba't nga ang tanga-tanga ni Satanas, na Satanas siya, na dati siyang anghel, na alam niyang all-loving, all-powerful, and all-knowing, na matatalo niya yun para mag-rebelde siya, di ba? Hindi ko siya may mag-gets. Kaya may mga katanungan ako na gusto ko malaman. As a Kristiyano, na Christian God, di ba? So, ano yung explanation ng Diyos mo dyan? Kasi, dito ako naguguluhan eh. Ang explanation siguro ng Diyos ko dyan, pinatayan ng tao. Nag-drugs. Di ba? Kaya nakakalungkot. Bilang tao, galit ang nararamdaman ko. Di ba? Bilang tao, na halimbawa, parang si Presidente Duterte na sabi, God, nasaan ka? Nasaan ka nung nangyayari to? Diba? Mapapatanong ka rin talaga. Hindi ka ba napapatanong sa ganyan? Sasabihin mo, justice. Hindi ka ba na... Kung wala kang explanation dyan, hindi mas maganda maging atheist ka na lang. Kailangan ba maging atheist ako kahit wala ako explanation? Ano, kayo? Same thing. Makakaranas ka ng masakit sa buhay mo. Diba? Kailangan ba maging atheist ako kahit wala ako explanation dyan? Kasi may sense? Ganun ba yun? Makakaranas ka ng problema mo. Ano sasabihin sa'yo? Pagsubok lang yan. Ayop eh, no? Pero pag sila nakaranas ng sakit, putang ina, baka magpakamatay sila. Hindi pa naman ako nagpapakamatay. Meron ako nung atheist ako, meron akong history na nag-attempted suicide. Attempted. Magpapakamatay. Balik nga natin. Konti. Explanation ng Diyos mo dyan. Kasi, dito ako naguguluhan eh. Here, bro. Is, you think you're the most imatay? Pero, once you realize na yung Kristiyano ko, no? Kahit namatay asawa ko, things. Ba't ka nagko-complain? Wala naman palang kwenta. I mean, sige, let's try that. Ano yung ginagawa ng Diyos mo tukol dito? Well, we have the explanation sa side namin. Tulog. Ano explanation mo? Naniniwala ka na sa Diyos, di ba? Pero hindi ka alam naniniwala sa Kristiyano, na Christian God, di ba? So, naniniwala siguro, kaya nga naniniwala akong save. Siguro, yun nga yung point din na magkakaiba tayo ng pagkakaintindi. Kasi kung ibabase rin ako sa Bible, alam ko, saved by grace na ako. Di ba? Patawarin nyo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino ba sinabihan yung mga tao na sa baba? Yung mga Romano? Chosen one?
ano explanation ng Diyos mo dyan? Kasi dito ako naguguluhan eh. Kung wala kang explanation dyan, hindi mas maganda maging atheist ka na lang. It's the same thing. Hindi din. Makakaranas ka ng masakit sa buhay mo. Makakaranas ka ng... Kasi pag atheist ka, mas pangit pa yun. Tangin na. Galing ka sa evolution. O, di ba? At least may get ako. Gets mo, bro. Kesa naman dun ako sa ano, sa evolution ng galing sa Big Bang Theory. At least okay naman na may God ako kahit sabihin na natin hindi ko pa maintindihan o hindi ko pa mahanap. At least hinahanap ko. Hindi pa rin lang siguro nagpaparamdam. Hindi katulad nyo, di ba? Eh, good for you. Problema mo. Ano sasabihin sa'yo pag subok lang yan? Ayop eh, no? Pero pag sila nakaranas ng sakit, putang ina, baka magpakamatay sila. Hindi pa naman ako nagpapakamatay. Hindi ka pa naman nagpapakamatay kasi pag nagpakamatay ka, wala ka na ngayon. Pero, Meron ako nung 80s ako, meron akong history ka. Na nag-attempted suicide. So, attempted suicide. Naglaslas ka. Naglaslas ako. Eh, siguro ikaw isang beses lang. Ako, Diyos ko. Kahit arson, siguro, yun nga yung sinasabi ko eh, kupal ako. Hindi ko tinatanggi na hindi ako kupal. Kupal ako. Kahit siguro arson nun, pinaliguan ko na yung sarili ko ng gas, susunugin ko yung bahay namin. Nakuha lang yung ano, paninde. Tapos bigla akong ano, pinaliguan ng tubig para masabon. Hindi ko kailangan magpaka-plastika. Kaya nakikwento ko yung mga ganito. Kasi totally ko, nag-open care na rin naman ng ganyan, di ba? Yun sa'yo, attempted. Attempted din yun sa akin. Pero siguro kung sa mas marami, tangina, mas... Hindi ko alam dapat ko ilang beses na ako patay kasi Diyos ko, ang pangit na lang sabihin sa ere. Eh. Pero, nung naging Kristiyano ako, nope. Kahit namatay asawa ko, Ako, nung naging Kristiyano ako, nung time na napunta ako sa Victory, tapos nag-CCF ako, ang sarap-sarap nung umiiyak habang nag-worship. Na-feel ko naman yun. Diba? Naramdaman ko yung ganun. Doon ako nasaktan kasi umasa siguro ako, diba? O, ikaw muna, diretso natin sa'yo. Asawa ko ha, asawa ko. O, so biyudo ka na. May tawag doon. Namatay. And then, right after that, nanay ko naman yung namatay, no? Ulila ka. Yung two important women sa buhay ko, kung saan ako pupunta ng comfort, namatay. Ilan namatay na ka mahal ko sa buhay? Bilangin natin. Nanay ko. Kinupal kami ng tatay ko. Ito hindi namatay, mas masakit yun kasi kinupal. Pag kinupal, inabandon na yun, di ba? Kapatid ko. Anak ko. Yung tatlong... Yung ka-live-in ko. Namatay. Na-aksidente. Nagulungan ng truck sa ulo. Mas matindi yun, di ba? Labas utak. Yun. Sa lahat ng nawala na yun, natanggap ng utak ko yun. Pero ang hindi ko ma-process, yun sa anak ko. Kasi, kung makikita mo dun sa isang shorts ko, hindi dapat yung magulang ang naglilibing sa anak. Dapat yung anak ang naglilibing sa magulang. Yun yung hindi nyo alam. Diba? Pero hindi ako nagpakamatay. So, mali ka na agad. No. Anong saan ako mali? I understand. May issue ka sa pagkamatay. Pero once you realize na yung buhay mo compare sa... Alam ko. Alam mo nung may sakit yung anak ko, di ba? Bago mamatay. Ganito ko siya kino-comfort.
Isipin mo na lang maswerte ka pa dahil yung iba hindi na talaga walang alam mo yung inutil na talaga. Sinasabi ko sa anak ko 'yon para ma-comfort lang siya na yung sakit na nararamdaman niya hindi niya maramdaman. Kailangan ipamukha ko sa kanya na may kawawa sa kanya. At the end of the day, bilang magulang, yung sakit na nararamdaman ng anak ko, hindi natin alam. Hindi nyo alam, hindi mo alam. Baka parang yun yung mga na iniisip mo na parehas din ng ano, ng mga meskawawa. Diba? Baka yun din yung utak ng mga tao na meskawawa. Ganun na yung iniisip nila. Bakit ko binebengbang yung Senado? Bakit ko binebengbang na putang ina nila? Kasi sabi ko, bigyan nyo ng, hindi para sa akin eh. Parang alam mo yun yung time na yun, naging parang advocacy ako na parang ina, magkaroon ng boses, tulungan nyo. Hindi ko sinasabing akin. Hindi ako selfish eh. Hindi sa akin eh. Gusto ko yung ibang tao naman. Diba? Kaya nga sabi ko, tulungan. Huwag kayong, yung mga nagpa-poverty porn. Yung mga putang inang nasa Senado na yan. Huwag kung ano-anong pinagagawa niyong pag-grandstanding. Tulungan nyo yung may mga sakit. Kaya nga yung video na ginawa ko na ganun, kasi hindi ako, hindi ko sarili ko ang iniisip ko. Pero dito, ang dating, ang ina, ano pakialam ko pa sa sarili ko? Diba? Ang pakialam ko sila. Kasi naawa ko dun sa mga bata. Sa ibang tao, is nothing yung problema mo, then baka mahiya ka. Alam ko merong mas malulupit. Alam ko mas merong malulupit. Kaya nga, diba, hindi ako nagpapakamatay ngayon, pero hindi ako takot mamatay. Kasi naisip ko, na alam ko, na hindi worth. Baka may purpose pa ako. Diba? Baka may purpose pa ako. Hindi ko alam kung anong purpose ko. Ba't ako napunta ng YouTube? Diba? Bakit ko kayo nakilala? Baka kayo matulungan nyo ako na may iparating natin tong ganito, 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 ganito. Diba? Nagkasimula man tayo sa mga hindi magandang start. Pero, hindi natin alam kung ano yung mga susunod. Pero hindi ko ginagawa to na andating dito sa video na to, eh parang sarili ko iniisip ko, hindi. No. The problem here, bro, is you think you're the most important person in this planet. Mali ka na. I'm not. Kung iniisip mong tuldo ka, ganun din ako. Kaya nga, paano tayong matatakot mamatay? Eh lahat tayo, di ba, dun nga pupunta. Kaya lang, bilang tatay, yun yung hindi nyo maintindihan na bilang tatay na ang hirap mag-let go. Yun yung hindi nyo naintindihan. Nasabi ko, bakit? Kailangan nyo ba maranasan mamatayan ng anak para maranasan nyo yung sakit? Nasasabihin nyo, let go? Puta! Hindi nyo alam yung sakit sa ulo! Hindi nyo alam yung sakit dito! Para sabihin nyo, let go! Nagsik na ako na may tingaan ng professional help. Alam ko ginagawa ako. Ang dami yung gamot. Bakit? Kailangan ko kasi intindihin. Kailangan ko maunawaan. Kailangan ko mahanap. Ako madamot. Ang inabibigay ko yung buhay ko sa anak ko, hindi ako madamot.
Iniisip ko yung ibang tao, hindi ako madamot. Hindi ako special. Hindi ko iniisip na special ako. Never ko iniisip na special ako. Pero hindi ko alam yung purpose ko. Hindi ko alam kung asan ako. Hindi ko alam kung nasa yung sinasabi mong Diyos ko. Tama ka. Asan yung explanation niya? Asan din yung explanation ng Diyos niya sa akin? Let go? Ang daling sabihin, no? Mahiya ako sa sarili ko? Brother Michael, never ako nag-wish sa ibang tao na mamatay yung anak nila para maramdaman yung naramdaman ko. Kasi alam ko na yung pinagdaanan ko. Kaya nagkaroon ako ng advocacy noon time na simula kami nag-vlog dati na magkaroon ng kidney awareness. Kasi noong time na yun, ayokong maramdaman nila yung sakit. Tapos sasabihin mo, ako, importante. Sila ang importante. Diba? Hindi ko kayang abutin. Sigad na kaalam, diba? Kaya nga, kung hindi mo kaya, pabayaan mo na kay God. Pero bilang tao na nakakaramdam pala dito sa mundo na to na yung sakit mahirap pala tanggalin na madali lang sabihin sa bibig nyo. Okay? Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan. Alam ko. Hindi lang ako yung nakakaranas ng naranas. Alam ko. Okay? Alam ko. Alam ko. And I know that. Okay? Pero hindi pa ako nagpapakamatay. Hindi ka nga nagpapakamatay, pero nag-attempt ka nun dati. Bakit? 80s ka. Congratulations! Kung hindi ka nagpakamatay, ano-anong issue dun? Ang sinasabi ko, yung mga nakaranas. Nangyan! Ayan! Yung mga yung anak nila pinatay. Yung anak nila namatay, yun nga yung masakit eh. Yun ba yung hindi nyo maintindihan na point? Yung anak! And salamat sa Diyos at nire-restrain. Kasi kung ako lang talaga, gusto ko rin talaga. Salamat daw sa Diyos, nire-restrain. Oh. Kung siya, gusto niya. Ayoko na dito. Oh. But again, God's grace. Congratulations ulit. God's grace din naman eh kung ba't buhay ako. Kung ba't nagigising ako. Kung ba't kumakain ako. Thankful ako. Thankful ako. May hatred ako. Yung sakit na nangyari sa akin, yung sakit sa pagkawala ng anak ko, na sinasabi niyo i-let go ko. Diba? Babasahin ko yung mga comments dyan mamaya. So, meron ka pa rin chance. You're still alive. Alam ko. Alam ko. You still have a chance. Kung may chance man ako, kung patayin man ako bukas, at least yung God ko, alam ko, sinave ako. Diba mas magandang pakinggan sa akin yun? Kesa isipin ko na mapunta ako ng impyerno? Kasi iniisip ko, mahal ako ng Diyos ko. Na hindi niya ako tinakwil na gaya ng ginagawa ko. Na pagmamahal sa mga anak ko. Charles Torres. Sana yun, maintindihan nyo din. Repent and believe in Jesus Christ as your Savior. Pero kung ang gagawin mo lang is puro complain, 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 how are you not toxic? Ikaw rin. Hindi ako nagko-complain. Nung gumawa ako ng video sa Senate, yung number one na video pag pumunta ka sa page ko, yung video na yon is para bang-bangin yung mga senado na sana makita nila yun. Na hindi para sa akin.
'di ba? Rin yung mga taong kini-criticize mo. So what makes you special? You're not special. Alam ko. Kasi pag special ako, may pula ako dito. Walang special. Sino ba special? Wala, pare-pares lang tayo. Diba? Meron lang talaga nakakaangat sa buhay dito sa mundo. Dito sa mundo, hindi fair. Okay? Pero pagdating sa langit, pantay-pantay na yan. Hindi, baka nga hindi nga tayo magkakilala. Baka hindi nga kilala tayo ng mga namatay sa buhay natin eh. Bakit? May namatay na ba na nasabing ganito yung nangyari? Napunta ako sa langit. Hindi pa natin alam, di ba? You're just a sinner. Alam ko din. You are just... Fuck! Totoong sinner ako. At hindi ko dinidina yun. At araw-araw ako nagkakasala. Araw-araw ako nagkakasala. Diba? Hindi ako hypocrite. Araw-araw ako nagkakasala. Puta, hindi ako perpekto at hindi ako magiging perpekto. Tandaan niya yan. Dahil unang-una, hindi ko kaya. At hindi ko pipilitin yung sarili ko. Magpapakatotoo lang ako. Para i-please sino. Hindi ko kailangan i-please kahit sino, di ba? Hindi ako special. Hindi ako special. Just sinful as we are. We all are. Baka nga mas makasalanan pa ako sa'yo. Magbilangan tayo ng kasalanan. Sabi ko nga sa'yo, baka si Satanas, putang ina, umayaw pa eh. Diba? Connection, impluensya, ba't ako nakakalaya? Dati. Pero ngayon, mabait-baitan na ako. Bait-baitan na, hindi ko sinabi mabait ha. So, kaya ko pa rin maging kupal. Pero I respect na. Yun yung natutunan ko. Natuto ako mag-respect. May sumaba... Ang ina kung makikilala mo ako noon, naku, hindi ako ganito. Tamo nga si Melo Yap, napatawad ko. Diba? Gumawa ako ng video kay Melo Yap, ako pa yung humingi ng tawad. Diba? Yung argument mo na baka pag sila nakaranas, baka magpakamatay sila, you're wrong. Am I ready to die? Yeah, anytime. Siguro ikaw. Ikaw o si Melo, baka oo. Pero yung iba. Yung iba, yung mga magulang yan. Yun yung ibig ko sabihin. Yung mga magulang ng bata na yan. Yung mga magulang na kasabayan ng anak ko na namatay na maliliit din, kumusta na sila ngayon? Naka-move on na ba sila? Move on? Sa tingin mo, naka-move on sila? Come on! Move on! Parehas tayo. But not because sa nihilistic position mo. I don't hold that. I still have hope. Faith, tsaka love. I still have... May hate ako, may love ako. O naging bato ako. Kasi ang pinakamasakit, mawawala pala yung anak mo. Mawala na lahat ng ibang tao. Nakukuha mo? Ngayon siguro medyo maintindihan mo na kung ano yung hinuhugot ko. Diba? May hope ka, may ganito, may ganyan-ganyan. Ako hate, 'di ba? Sabi mo hate. Okay, hate. Depression. Pero baka 'yun nga eh. Naging bato ko.
na ewan ko na, hindi ko alam kung paano sasabihin, di ba? Kumbaga sa ano, hindi na lang, hindi nga para sa akin yun eh, para sa kanila eh. Para dun sa mga magulang, awareness na lang, yun na lang siguro yung, yun na lang siguro yung magiging legacy ko. O, hindi ko alam kung legacy ba tawag dun. May mga nag, alam mo ha, may mga nagtuturo din kasi sa akin before. Diba? Sabi niya, makinig ka dun sa ano, sa ganito, kay pastor, ganito, kay pastor. Nakikinig ako sa iba-ibang pastor. Kumukuha ako ng tama, kumukuha ako ng... Nakikinig ako, nagbabasa ang Bible. Nagagawa ko yan. Pero yung... Nung nangyari sa akin yun, si Job, nagawa niya yun. Bakit? Kasi ganun siguro katindi yung faith niya. Special si Job eh. Pero hindi siya Diyos, di ba? According to Melo Yap. Pero hindi ako si Job eh. Perfect. And thank God for that. And congratulations again. Wala tayong issue doon. The way I see your videos is full of hate. You have to let go, bro. Yun yung sinasabi ko sa'yo madaling sabihin, Kayo. Hindi ko alam kung yung time will heal o time patay na ako. Hindi pa rin nahihil. Hindi ko masagot eh. Hindi mo masasagot yung you have to let go na ang dali-dali lang sabihin. Pero mahirap gawin. You earn asawa mo, asa tabi mo, ganun din naman sa akin. Kaya nga pina... Ano ko yung anak ko eh. Pinaka-remate ko yung anak ko eh. Para ano, kasama ko lagi. May kwintas pa ako, kwintas niya. Para pag-aalis ako, kasama ko siya. Oh, may pagkakaiba ba tayo? Meron. Anak yun sa akin, asawa yun sa'yo. Pero parehas tayo na ulila sa magulang, sa nanay, or sa tatay. Kino-consider ko na rin ulila ako sa tatay nung inabandon na kami. Yes. Kaya niyo tiisin niyang ganyan? Baka kahit patay na yung tao, hanapin mo pa rin yan. That's true. Every day. Katabi ko... Hindi yan. Yung pumatay dyan sa mga yan. Ang ibig kong sabihin. Nga yung earn ng asawa ko, araw-araw. So what's your point? Ang point ko, yung pumatay dyan, hahanapin mo para tadtarin mo ng pinong-pino. Di lang ikaw yung nakakaranas ng ganito. Huwag mong gawing special yung sarili mo. Oh, di ba? Hindi mo narinig yung ending pala. Hindi mo kasi tinuloy yung video. We all experience it. We all have our own struggles. You know what? Isa sa mga nakakapagparealize sa akin, when my wife died and my mom died, may mga nakausap ako, mga kabataan, na naaabuso ng sarili nilang mga tatay, pinsan. They were touched by evil. Nahiya bigla. Mas marami akong kilalang ganyan. Mas matitindi pa. Mga demonyo talaga. Experience ko. Why? Well, kasi yung pain ko is coming from the good side. Meaning? Ganito, ano ang Kayo? Siguro... Sabihin na natin na magkaiba siguro tayo ng environment. Kami, maayos naman kami. May kaya kami ng time dati. Maayos kami. Pero may black sheep, di ba? Sa magkakapatid, lagi may black sheep. So ako yun. Okay? Yung mga napupuntahan ko, baka hindi nyo napuntahan. Yun siguro yung pagkakaiba natin. Kaya nakita ko yung worst of the worst. Nakakita ako ng pumapatay sa harap ko. Nakakita ako ng tinututukan namin ng baril para manghuli dap.
na nagpapanggap ako na police. Ang dami namin ginawa. Alam mo, sabi ko sa'yo, kung ibabalik ko lang yung panahon nun, hindi ako to. Baka patay na rin ako. Ilang presinto na pinasok ko. Magaling lang ako makalusot. Diba? Hindi ko sinasabing special ako. Diba? I experienced love sa asawa ko. Naintindihan ko yung love because she gave it to me. And I understand God's love because of that. And then, nasasad ako. Medyo pumasok sa depression. Sa first time, I actually blame God. Okay. Nestuck ako siguro dun. Kasi yung time na high ako kay God, dun nangyari sa akin yun. Tapos sabi ko, ay okay na yun, yung anak ko na kay God na. Alam mo yung pakiramdam na ano, yung anak ko na kay God na, ang sarap. Yung parang ano na siya, parang hindi na siya mahihirapan, ganito. Andun na tayo eh. Pero yung pakiramdam pa rin bilang ama na ikaw yung nag-alaga, ikaw lahat, ikaw yung kasama, tapos ikaw yung kasama mo, nakikita mo na nagpapagamot yung anak mo, na pag nakikita mo nasasaktan, eh putang ina, tinutusok yung puso mo. Diba? Yun yung pagkakaiba siguro. Na-stuck siguro ako dun. Wala akong ano ha, wala akong dinideny. Wala akong sinasabing special ako. Wala akong sinasabing importante ako or importante ako. Kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, may part dito sa video na ano. Kahit mamatay pa tayo lahat, kahit anong oras. Anong special doon? Anong nakita mo special? Wala naman. Pero at the same time, kung i-compare ko yung experience ko sa kanila, my pain is coming from the good. Swerte kayo nga eh. Kaya nga may mga taong swerte. Alam mo, swerte pa rin naman ako. Diba sabi ko sa'yo, noong time na yung video ko na gutay-gutay yung damit ko, diba? Sinabi ko sa'yo, swerte, bakit kailangan ba magmayabang? Hindi. Importante, may bahay. May pagkain. Buhay ka pagising mo. Be grateful. Pero yung hate, nandun eh. Wala akong magagawa. Andun yung utak ko. Andun yung nararamdaman ko. Anong gagawin natin? Yun yung argument natin? Yun na lang, yun yung magiging argument natin. Experience love? Diba? Nasara siguro ako dun. So naghanap ako. Asan ba? Ano ba yung totoo? Basa ako, nakinig ako dito. Nakinig ako. Hanggang napunta ako sa, ano yun? Sa, ano yung religion ni Justin Bieber? Christian yun, pero God's, ano, grace bound ba yun? Grace. Basta yung ano, nasa grace yung ano, yung church. Nakalimutan ko anong tawag. I love her. I miss her. I'm longing sa kanya na makasama ko siya. Those are good things. Being sad is good. Okay? Huwag lang depression. Okay? Na-depress ka ba? Nangyari sa'yo? Nakaano ka, naka-move on ka, swerte mo. Sadness is good for your heart kasi diyan ang gagaling yung concern, diyan ang gagaling yung love, diyan ang gagaling yung concern sa ibang tao, diyan, sa sadness, because you actually understand kung ano yung nangyayari. But if you actually listen to other stories, like the kids na being... Yun nga yung sinasabi ko sa'yo eh, pumunta ka muna sa pinuntahan ko para makita mo yung mga sadness naman nila. Diba?
puntahan mo yung video na death anniversary ng anak ko. Tignan mo yung mga bata doon. May humihingi ng tulong sa akin, wala akong maitulong. Kasi dati dapat makakagawa ako ng foundation na naudlot, may nanggago, hindi natuloy. Yung mga tao umasa sa akin. Diba? Being molested, the kids, the young girls na... Kayo! Kung sa tingin mo, yan na yung pinaka-worst sa'yo, I've seen. Mas matitindi pa. Nakasama ko pa yung mga yan. Naabuso ng sarili ng pamilya? Baka mahiya yung experience mo. I doubt. Pwede yung experience mo mahiya sa experience ko. Baka lang ha. Hindi ko sinasabing oo. Baka lang yung experience mo mahiya sa experience ko. The last time I checked, hindi ko lang alam ha. Kung tama yung memory ko. Were you an addict? At saka nakulong ka dati? Yes. Okay. How dare you blame that experience na ikaw yung nag-decide, ikaw yung may gusto, and for some reason, you failed to protect the ones you love, and for some reason, gusto mong tanggalin sa sarili mo yung blame and blame someone else. That's coward. But if you actually listen to other stories, like as you love, and for some reason, gusto mong tanggalin sa sarili mo yung blame and blame someone else. Wala ako. Saglit, anong coward? How dare you blame that? Alam mo, gumamit ako, bata ako. This is a is, ay 15, ay 14 anyos. 14 years old. Impluensya yon ng mas matanda sa akin. Okay? Nasa tamang isip na ba ako noon? Di pa. Pero ganun na yung mga pinagagawa ko. Kilalang kilala ako sa dimasalang noon. Sa rilis ng tren. Kung kilala mo si Turco. Kung kilala mo si Ace Berhel. Tinatawanan ko na lang yun ngayon. Never kumblename. Bakit? Na-experience ko eh. Pero ako, nakaalis ako doon. Nung sinabi ko, ayoko na. Bakit? Kasi muntik nang mamatay yung isang nasaksak. Sinabi ko, ayoko na. Huwag kang pupunta dito sa akin. At experience na ikaw yung nag-decide, ikaw yung may gusto, and for some reason, you failed to protect the ones you love. Wala pa akong piniprotect nun, wala pa ako anak nun, boy. Ay ano, bro, wala pa akong anak nun. Wala pa akong anak nun. Wala pa akong anak nun. So wala akong poprotect. Ako nga yung pagkahumingi, binibigay eh. So, ano yung pinoprotect ko? Sinong poprotect ko? And for some reason, gusto mong tanggalin sa sarili mo yung blame and blame someone else. Sinong biniblame ko? Sinong biniblame ko? Sinong biniblame ko? Nagtatanong ako, diba, kaya nyo ba to? Tanggapin, anong masasabi nyo dito, anong explanation dito pagdating sa Bible. So, diba? Ang tumatakbo na dito na may sinisisi ako. Sa politika, oo, may sinisisi ako kasi gusto ko mapansin yung mga tao na totoong nangangailangan.
So hindi naman sa tingin mo ba ano 'yon? Makasarili ba 'yon? Or blaming ba 'yon? Wala naman ako siguro nakikita masama doon. Pag nakakainom ako, talaga yung bibig ko putang ina nagsasalita ng tama 'yan. Ay nagsasalita ng kung ano-ano 'yan. Minsan hindi mo na talaga may pepreno 'yan. Kasi yung hatred eh, 'di ba? Andun naman nakikita niyo naman. Ako nakikita ko. Wala naman akong inaano, wala naman akong ang tawag dito. Wala naman akong dapat ikahiya or ikatago, 'di ba? Ano bang gusto ng mas coward? Ano bang sana siguro coward ako, sana ako coward. Cowardice ako siguro, cowardice siguro yung hindi ko pagtanggap. Yun lang siguro yung makikita kong pagiging coward ko, hindi ko matanggap. Kasi mahirap. Yun yung hindi nyo kasi alam. Hindi nyo kasi naramdaman. Hindi, ang gating... Yun kasi yung hindi nyo maintindihan eh. Kung sa tingin nyo yung cowardice, yung hindi ko pag-move on, oh, this so be it. So what? Pero yung pag-blame kayo sa iba, sino ba blame ko? Ang sinabi ko, gumising sila. Ang ina nila. Diba? Gumising sila. Punayin nila to. Marinig nila to. Yun yung sinasabi ko, pero hindi ko sinasabing manise. Kupal nga lahat tayo, diba? Kupal tayong lahat. Kupal. Lahat tayo. Kupal. Lahat tayo, guys. Lahat tayo, sinner. Diba? Ano yung pagkakaiba ng sinasabi ng mga nasa comment? Mamaya, uli, tutuloy pa rin natin yan. O hindi, dito na natin ano yun to, basahin natin yung mga comment dito. Dito tayo magbasa. Suicidal ang putya. Short by saglit ha. Top comments. Ba't hindi ko mabasa yung mga comment mo? Hindi ko pala mababasa to dahil ano, naka-live ka nga pala. Papasok lang siya, ano. So, dito ako magbabasa sa cellphone ko, ha. Tignan natin yung mga comment. Wala. Ito lang lumalabas sa akin na comment, eh, isa. Galing dun sa TBG Marketing, sabi, oh, suicidal ang putya. Sinong suicidal? Kung babasahin mo yung ano, ha, may mga tao sa comment section mo na nakakaintindi, na natutuwa ako kasi okay yung ano nila, pagkakaunawa nila, eh. Tang ina, ba't hindi ko makita yung mga comment na ito? Ba't isa lang yung lumalabas? Oh, kita mo, zero comment, ilang minutes na to. Pero ang dami na lumalabas sa'yo. Sa akin, ayaw. Pati sa cellphone, wala. Comments. Wala. Ba't ganun kayo? Wala yung mga comments.
Ba't walang mga comments sa akin lumalabas? Naka-off ba yung comments mo? Oh, sa iba lahat oh. Ba't ganun? Ba't ganun? Sa akin comments oh, si TBG lang ang lumabas oh. Oh. Kamatis. Asa yung mga comment? Open mo yung comment. Open mo yung comment. Open mo yung comment. Ayan oh, ito lang yung ano, suicidal pa, 'di ba? Tangina, grabe, magano no, grabe manghusga yung mga tao, no. Tangina. Grabe manghusga yung mga tao. Grabe manghusga yung mga tao. Eh, yan ba yung mga ano? Tignan mo yung mga nagko-comment sa akin. Pati yung pangalan na Percy Lapida Vlogs, may issue sila. Eh, Percy pangalan ko. Si Percy Lapida, hindi nga Lapida apelyido niya, pero Lapida ginamit niya. Anong ano doon? Anong masama doon? Tapos dadamay niya yung anak ko? Ang ina, ilabas mo yung comment. Ilabas niya yung comment. Idadamay nila yung anak ko pag daw may gumamit ng pangalan na anak ko? Ha? Anong masama dito sa pangalan ng channel ko? Ha? Disrespect kay Percy Lapid yan? Ha? Eh Percy din pangalan ko? I-on mo yung ano, mga comments. Ano? Kayo. On mo yung mga comments. On mo yung mga comments. Tapos ano, kung talagang willing ka mag-extend sa akin na magkausap tayo, dito sa ano ko na to, sa video na to, kung paano kita mako-contact, doon na lang, ganun na lang siguro. Pero paki-open yung comments para makita din mo kung bakit mo siguro sinarayan, bakit sobrang disrespectful ng iba. Naiwan pa yung ano, no, suicidal daw ang putya. May nakita ba kayo sa video na magpapakamatay ako dyan? Ganyan na ba yung ano, mga taong manghusga? Diba kaya nga sinasabi ko sa inyo nun? Kaya yung pag sinasabi mo pagdating sa sinners, kaya nga 'di ba sabi ko, mauna nang bumato ang sino walang kasalanan. 'Di ba? Sa tingin mo makakabato ako, eh isa ako sa makasalanan. Lord da. May issue tapos yung mga ano, may issue sa ano. May nakakaintindi siguro, depressed may ano. Pero yung halimbawa, sabihin, ano, disrespectful kay Percy Lapid na namatay, yung gumawa ko ng channel, patunayan nyo. Patunayan mo nga. Paki-open yung ano dyan para kita mo, kahit reply, hindi ako maka-reply. Napaka-unfair. Diba? Hindi ako maka-reply sa kanila. Dati na, meron pa ano eh, no? Labas-labas din, baka hindi ka lumalabas, ano yan, nasa lungga ka lang. Puta, nakita mo ba? Nakita mo na nandito lang ako sa lungga. At lungga ba yung bahay namin? Tangina, baka kasya pa yung bahay nyo dito. Yung nagko-comment sa'yo, kayo. Baka yung bahay nyo, kusina ako lang. Labas-labas daw eh, no? Sa lungga. Naknang putya. Ganyan ba kayo ka, ano? Ganyan kayo manghusga ng tao? Kaya nga, di ba sinabi ko, mas okay pa yung ano eh. Yung
hindi nanghuhusga. Kaya nga, 'di ba? Lagi kong kino-content yung ano, iwasan yung manghusga. Kaya nga sabi ko ayoko mag-aaway pagdating sa ganyan kaya. Dito nag-argumento ako kasi gusto kong malaman yung sagot. Naghahanap pa rin naman ako ng tanong, masama ba 'yon? Masama ba 'yon? Hindi naman siguro, 'di ba? Paki-on mo yung ano, paki-on mo yung comments mo para makita natin kung sino yung mga nang ano, kung sino disrespectful sa amin. Kung sino yung nadi-disrespect din sa comment. 'Di ba? O kung may pinagdadaanan ako, husgahan niyo ako. Hindi naman ng mga nagko-comment sa iyo. 'Di ba? Sana makinig sila. Kayo sana makinig sa iyo naman yung mga ano mo, mga followers mo. Na yun yung iwasan nyo, manghusga. Sabihin mo sa kanila, iwasan nyo manghusga. Diba? Kung sincere, ano kayo, kung sincere ka man na talagang gusto mo, kung gusto mo na mag-reach out sa akin, kung gusto mo magkausap tayo, kahit through phone or kahit hindi na ano, kasi alam ko magkalayo tayo eh. Pero may ano kami sa Ternate, Cavite. Pagka pumunta siguro ako doon, baka doon pwede tayo doon kasi may resort doon yung ano, pinsan ko. Pwede tayo doon beach. Marami yung ano doon, marami kaming ano doon. May resort yung mga pinsan ko doon. Yun yung doon yung family ng mami ko sa Cavite, sa Ternate. Kung sincere ka talaga, so ano, gawa ka na lang ng paraan kasi hindi ako pwede maglabas ng info ko dito sa social media. Ayan. Pero kung willing ka talaga na mag-extend, kung paano kita makakontakt, paki-comment mo na lang dito. Tapos para fair din, ano, open mo yung comment para makita natin. Huwag tong si TBG marketing lang. Tangina, naisip pa ano, suicidal. 'Di ba? Replyan ko ha. Ayan. So, siguro na-explain ko naman yung side ko na maayos. Maraming salamat. Diba? Hintayin ko yung sagot mo. Kahit hindi ka na dito sa video sumagot. Wala namang problema yun. Basta, tignan natin kung yung sincerity mo. Pero at least dito, mapapaliwanag ko yung mga gusto kong sabihin. At yung mga, hindi mo siguro naintindihan sa mga sinasabi ko dito sa video na to. Kasi talagang sobrang fuck na yung tingin ko. Diba? Hindi nyo lang alam, hindi nyo din kasi naiintindihan. Kaya mahirap talaga umusga ng tao lang hindi na alam. Diba? O di alteram partem. Kaya nga ako patanong eh. Diba? Always hear the other side. Hindi judge. Okay, maraming salamat mga kalapida.